Alis ka? Wala akong masasabihin. Ginawa mo kamit yung kaibigan natin. Hindi malalaman ni Angela. Thank you. Ano yung... Hindi malalaman ni Angela. Ano eh? Ito pa yung sa Boracay noon? Sa ulo ka talaga, hindi. Sabi ka na nga dyan. Ay, dun. Matinip mo. Tapon pa eh. Jerome, hindi ka ba nakukonsensya? Niloloko mo yung asawa mo. Pati si Chloe. Angela, stay out, please. Kaibigan namin si Chloe. Concerned kami sa kanya. Pinagtatanggol ka pa sa amin ni Chloe, yung pala ikaw yung manloloko. I don't care what you think about me. Just leave me and my wife in peace. Angela! Mutikan ko na makalimutan. Pwede mo bang ilagay yung number mo dito? Han, kinuha kong nilang si Angela sa baby natin. Thank you. Angela will text you, ah. We'll go ahead na rin. Sige. Bye. Let's go. Bye! Kung akala natin may kafling lang si Jerome, yung pala may asawa na. Mas malala pa. Ikaw naman, Jess. Masyado kang aggressive. Eh, paano kung narinig ng asawa niya? Eh, dapat nga sinabi natin na may kabit si Jerome, eh. Paano si Chloe? Eh, dapat siguro protektahan din natin si Chloe dun sa asawa, di ba? My God, kinuha pa akong nilang. Kaya magiging kumare mo si Dayal. Para kang nasa gitna ng nag-uumpugang bato. Okay ka lang, Bes? Nagkakontra ka ata yung chan ko. Ha? Ngayon ko lang naramdaman to, Jesse. Baka kung ano na nangyayari sa baby ko. Halika, halika. Punta tayo ospital. Kaya mo? Ma'am, piniprint lang po yung reseta, saka po yung bill. Pa-wait lang. Sige po. Thank you. I'm sorry, anak. Madamay ka pa sa stress kanina. Papunta na daw si Bernard. Tamang-tama kasama rin na si Chloe. Kausapin na natin. Humiwala kaya yun? Baka hindi. Dapat pala, pinicturan ko sila Dayan nung palabas sila para may ebidensya tayo. Hindi ko alam kung paano matatanggap ni Chloe yun. Pero sa palagay ko, kailangan natin siyang iupo. Love! Kamusta ang pakiramdam mo? Okay na ako. Stress-induced pain lang daw, sabi ng doctor. Normal naman daw yun dahil sa hormonal changes. Angela, hindi ka dapat nagpapastress. Chloe, pwede ba kita makausap tungkol sa boyfriend mo? Hello? Balae? Si Hilda to. Nakuha ko yung number mo kay Angela. Eh, gusto ko lang sana magpasalamat kasi pinautang mo si Angela para naman mabayaran yung utang ko. Huwag ka mag-alala. Magbabayad ako sa'yo kahit pa unti-unti. Eto nga, nagnanegosyo na ako ng ube leche flan eh. Ah, okay yan. Nabibenta ka na. Maganda yan. Businesswoman ka na pala ngayon, ha? Ako, Balae. Bukas, dadaan ako sa'yo, ha? Magbibigay ako ng pauna kong bayad. At saka, meron na rin nakaredy yung mga ube leche flan mo dito. Papatikim ko sa'yo. Ah, oh, sige. Oh, idaan mo na lang dito sa bahay. Ha? Tapos, sandali. Florence, gusto mo ng ube leche flan? No.
I'm sure hindi yan masarap. Dagdagan mo yung ubi leche flan, ha? Excited nang matikman ni Florence ang leche flan mo. Oh, see you tomorrow. Hmm? Oo, sige, sige. Sige, bye-bye. Why do you have to say that? Baka sumahan loob. Balain natin yan. Tell her to pay her debt online. Ipa-deliver na lang niya dito yung gawa niya para hindi niya na kailangan pumunta dito. You know that I don't like her. Tapos in-invite mo pa siya dito. Hindi lahat ng ayaw mo, ayaw ko din. Hindi lahat ng gusto mo eh, masusunod. What about Jerome? Love, okay lang, iwan mo muna kami. Mag-uusap lang kami sandali. Love, kung umuwi na lang kaya tayo, yun na lang. Ikaw lang, Jesse. Umuwi ka na lang. Si Jerome ba yan? Louis, mamaya ko na lang sagutin. I have to take this. Love, huwag yun na muna siyang pakialaman. Sorry, I have to go. Mommy, hindi na mo. Jesse, pabayaan na lang muna siya. Hindi naman pwedeng ganun lang. May pamilya si Jerome. Hindi niya alam na kabit siya. Alam niya. Bakit bumubulong ka dyan? Why can't you say it to me? Siyempre, pag narinig mo, hindi mo magagalit ka. So, gusto mong pumunta rito si Hilda? Lawrence, gusto kong makibalita sa kanila. Kasi sila yung kasama ni Angela eh. Sila yung nakapaligid. Gusto kong makilala yung mga kasama niya. Para malaman ko kung naaalagaan si Angela. Okay, fine. Pero sa ibang araw na, we have a meeting with an events planner tomorrow. Tomorrow? Anong events planner? Danilo, for our 30th wedding anniversary celebration. Ipariskid na lang natin yan. Dadating si Balay bukas. No! Ba? Si Hilda ang mag-adjust. Mas importante sa akin ang celebration natin. Alam ni Chloe na kabit siya? Ba't hindi mo sinasabi sa akin? Love, kanina ko lang din nalaman sa kanya. Umuwi na lang muna tayo. Hindi kami uuwi. Responsibilidad namin si Chloe dahil kaibigan namin siya. Hindi naman siya kukonsentihin. Eh, Jesse, actually, choice naman niya yun eh. Alam naman niya pinasok niya eh. Saka wala tayo sa posisyon para guluhin ko na yung meron sila. Maraming masisira, hindi lang yung reputasyon niya, kundi yung pamilya ni Jerome. Si Chloe. Pwede ba huwag nga kayong makulit? Hindi naman nakikita, busy ako. Pwede ba huwag ka magbisi-bisihan? Kailangan natin mag-usap. Pwede ba tigilan niyo na ako? Bakit? Saka na naman galing ha, kay Jerome? Wala ka mapapala sa lalaking yun. Siguro kung may chance ka, tapatulong pa rin siya kakawin, no? Talaga? Okay. Hindi pa rin siya si Angela. Sabihin natin. Kunwari, naging kami ni Chloe. Oh. Diba? Tapos nakita ko si Angela. Malamang nakipag-break ako kay Chloe at si Angela pa rin ang pipigil. Wow! Ganun ka lang si Angela? Sabi mo eh. Guys, ano ba? Hindi niyo talaga ako titigilan? Hindi niyo ako bibigyan ng space? Alam ko na naman yung sasabihin niyo eh. Chloe, hindi kami pwedeng manahimik lang. Lalo na alam namin may asawa yung boyfriend mo. Kaya nga hindi ko siya mapakilala sa inyo formally. Dahil kabit ka.
Chloe naman, ang daming lalaki dyan, oh. Ba't ka nagpapakatanga? I'm sorry kung ako may love life at ikaw wala. Ha? Ano? Jess. Relax ka lang. Chloe, mga kaibigan mo kami, nandito kami para sa'yo. Gusto namin maintindihan bakit mo ginagawa to. Talaga ba, Angela? Kaibigan kita? Okay, so bakit all of a sudden close kayo ni Diane? Ano? Hindi kami close. Pero magiging ninang ka sa anak nila. But tell me, whose side are you on? Sa akin or kay Diane? Oh, siyempre sa'yo. Pero dun ako sa tama. Mali na yung ginagawa mo, Chloe, eh. Ang sabihin mo, mas kampi ka pa rin sa asawa ni Jerome. Oo nga pala. May asawa ka rin tao. Such a hypocrite. Oh, bakit sa akin ka nagagalit? Kasi hindi naman magiging kami ni Jerome kundi dahil sa'yo. Kasalanan ko kung bakit naging kayo ni Jerome? Yung tao na na-meet mo sa Boracay, it's a different person. Don't worry kasi hindi malalaman ni Angela yung nangyari sa atin. Ano, Chloe? Bakit ako sinisisi mo? Kasi di ba ikaw naman nagsabi sa akin noon na maghanap ako ng ibang lalaki na ipapalit ko sa na-meet ko sa Boracay? Oo, sinabi ko sa'yo yun, pero hindi ko sinabi yung maghanap ka ng may asawa. Danilo, stop it! Bakit? Hindi mo ba ako naririnig? Ano ka ba? Kumakain ako! Tama na, sabi! Tingnan mo ginawa mo! Well then, hindi mangyayari yan if you had prioritized important matters. May kausap tayo sa pavilion and you're here! Paano ka importante rin sa akin to? Yung leche plan? Are you kidding me? Ay, mga balae, naku na, huwag na kayong mag-away. Mag-anniversary kayo, di ba? Florence, congrats pala, ha? 30 years na pala kayo. Naku, alam mo, hindi lahat umaabot ng ganong katagal, ha? Sana si Bernard tsaka si Angela umabot ng ganong katagal tapos masigit pa. Pasensya na, balae. Let's see. It's no secret that for the marriage to last, dapat the husband is able to provide for the family. Danilo here has done that for me. Happy wife, happy life. Yan din naman ang ginagawa ni Bernard. Really? Sana hindi na nangungutang si Angela for you. Oh. Tama na. Pasensya ka na, Hilda. Mother din ako. I'm just worried sa financial state ng anak ko. Sa bagay, mahirap talaga kapag mali mga choices mo early in life. Florence, hindi naman nagkamali ng pagpapakasal si Angela sa anak ko. At least hindi babaero at killer ang anak ko. That's not what I meant. Alam mo, Florence, alam ko naman na hindi mo gusto yung anak ko. Pero, hindi naman kaya mas maganda na mabaon na lang sa utang ang anak mo kesa naman sa mabaon siya sa lupa. Yun, sigurado ako, hindi na siya babangon. Wala eh. Gusto mo dragon fruit? Ang tamis nito. Oo, maliit lang pero matamis. Ako, bala eh. Ha? Huwag na lang, salamat na lang. Baka mamaya madagdagan pa yung utang ko. I'm glad you're aware. Mahirap nang masanay na nangungutang. Alam mo, Florence, hindi ako nagpunta rito para makipagtarayan sa'yo. Pero hindi rin ako papayag na nilalait mo ang anak ko sa harap ko. Alam mo, para sabihin ko sa'yo, hindi rin perpekto si Angela. Pero kahit kailan, hindi ko siya lalaitin sa harap ninyo. Alam mo kung bakit? Dahil alam ko, maiinis kayo. Makes sense. Pasensya na. Pasensya na, balae. Okay lang. Balae, mauna na ako. Florence, okay na ba tayo? Oh, teka muna ha. Para naman tumamis ka. Kain mo yan. Oh, tara sa garden. Kakausapin pa natin yung organizer ng wedding anniversary natin, di ba? Ha? Ikaw na lang bumalik doon. Florence! Anong ginawa ko?
You don't know? That's the problem, Danilo! Ginagawa mo dito? Hindi mo ba ako kakamustahin? I'm married now, Jerome Garcia. For sure, alam mo na yun. Kasi ikaw ang kabit niya, right? I'm sorry. You have to leave the office. Huwag mo akong tinatanagulan! Bitawan mo! Ano ba? Bitawan ka mo! Stop! Huwag mong ipagtanggol yung kabit na yan! Hindi siya kabit! Anong hindi kabit? Kabit yan, inagaw niya sa wala ko! Hindi siya kabit dahil... Hindi siya kabit dahil girlfriend ko siya! Then you should know na niloloko ka niya. She's a slut and a homewrecker! Look, hindi niya alam yung mga pinagsasabi mo. Alright, yung asawa mo yung lapit ng lapit sa girlfriend ko. That's not true, mga agaw yan! Tumigil ka na, please! Umuwi ka na! Pati yung asawa mo, huwag niyo papakita dito! Oh! Ito sa labi mo. Marabing ginawa niya sa'yo. Alam mo naman parating tong araw na to, di ba? I know. Pero pinagtanggal mo pa rin ako. You even tried to make me look innocent. Bigla akong nasabing girlfriend kita para tumigil na siya. Pero kanina ko pa iniisip kung paano nalaman ni Diane. Ang importante pa ba yun? Because I have a strong feeling si Angela ang nagso. Nag-uusap sila ni Diane. Matatapos lang yung relasyon na yan kapag ka nalaman ng asawa ni Jerome yung relasyon nila ni Chloe.